Isang magandang araw sa lahat at pagbati sa pagpapatuloy natin sa ikalawang araw ng 59th UP National Writers Workshop. Kahapon, napag-usapan natin ang mga pagkawala at paglalagay sa mapa. Mapa man ng sariling balat o mapa ng lupa, tinig at pagkakataong hindi pa nahahanap. Tinimbang ang papel ng attitude, pagtitimpi at pagdidisenyo. Kinuhog ang isang buong araw ng palihan sa pagpabalik sa balangkas ng pandemya. Bakit, paano at kailan nagsusulat sa panahon ng COVID-19? Inaasahang magiging ganito rin kayaman ang magiging palitan ngayong araw. Kahapon po ay natapos na tayo sa first three sessions. Ngayong umaga naman po ay dadako na po tayo sa session 4, Baby Pusit, Isang Dula sa Filipino. Ang ating manunulat ay si Ginoong Maynard Manansala at si Sir Vim Nadera naman po ang kanyang moderator. Gaya na naging format ng mga session kahapon, magsisimula ang session sa maiksing pagtalakay ng moderator tungkol sa manunulat at sa mga akda. Nasusundan din naman ang pagbabahagi ng manunulat. Itutuloy ang session sa bukas na talakayan mula sa mga kasama sa panel. Paalala po muli sa ating mga kasama na ipapabatid sa ating chat box ang natitirang oras para sa talakayan. Maglalaan din tayo ng ilang minuto sa dulo ng session para sa ilang tanong o komento na makukuha ng ating staff mula sa live feed ng workshop. Narito na po si Vim Nadera. Salamat, Rona. Ako po si Vim Nadera. Sa loob ng ilang sandali, ako po ang uupong moderator, no, sa unang session na ito. May inihanda po akong munting PowerPoint presentation. Magpapatulong lang po kay Rona. Bilang pagpapakilala po ito kay selfie, no, Maynard. Sa bahay ni Dan, gabi. Wala gaan. Okay. Maynard Manansala, Mandudula. Siya ay kasalukuyang nagtatapos ng kanyang PhD sa Filipino. Ang major ay pagsasalin. No? Nakatapos siya ng MA, malikhaing pagsulat, BA, malikhaing pagsulat. Lahat ito sa Filipino, sa Departamento ng Filipino at Panitikan sa Pilipinas, kung saan ko siya naging estudyante. Siya ay nagtapos ng elementary at high school sa San Beda College sa Maynila. Bilang mandudula, sa murang edad, ito na po ang kanyang naisulat. Yan yung happy ending. Chair, unang aswang. Nandiyan din ang valedictorian. No? Na kamakailan ay ipinalabas online, no, sa pamagitan ng grupo ni na Ron Binias. Next. Nandito po yung isang mga isa sa pinaka nabanggit ritong pangunahin niyang monologo na pinamagatang Tao Po, no, na ginampanan ni May Paner na mas kilala bilang Juana Change. Next, please. Ito yung kanyang mga ginawang dula naman na may kinalaman sa Katipunero, no, na nasa gawing kaliwa at ang isa pang bayani na tatago natin sa pangalang Darna. Ito naman isa pang kilalang tauhan, no, sa ating gunita at pagkabata, si Juan Tamad, na ipinilabas, kung di ako nagkakamali, sa GMA. Next. Ito pa yung kanyang mga sinulat na karamihan may kinalaman sa Virgin Love Fest. Next.
ito sa dami na ito, may taon yata na halos siya, no? Ang taon-taon na naimbitahan sa VLF. Next. Hindi lamang siya natatali sa pagpapalabas, siya rin ay may mga publikasyon o paglalathala. At ito yung mga sumusunod, no? Yung script ng tao po. Next. At yung mga kanyang mga contribution sa mga journal. Next. At halimbawa, itong pinakamalawak na journal at pinakamatanda, no, ng Cultural Center of the Philippines Intertextual Division, ang ANI Journal. Next. At itong Bulol, hindi ako nagkakamali, ay isang librong pambata, no, na kanyang inilabas. Next. Dahil sa kanyang kahusayan, no, hindi ka takatakang tumanggap siya ng gawad at iba pang gantimpala. Ayan. So ito kamakailan lamang ay naghakutan naman siya ng medalya at sertipiko mula sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature. Next. Ito yung mga papasalamat sa kanyang pagsali, no, sa Virgin Love Fest at iba pa. Ito ay yung pagsali niya sa iba't ibang palihan bukod dito sa UP. Siya ay dumaan na sa UST National Writers Workshop at iba pa. Next. Pero nung pa lang, no, nanalo na siya, no, ng palangka, no, sa murang edad. Next. At ito na nga, no, hindi lang din siya nagpapalabas, naglalathala, tumatanggap ng gantimpala, pero meron din siyang tinatawag nating advokasya. Kaya, mga kaibigan, bukod kong pinagmamalaki ang pagpapakilala sa ating mandudula sa umagang ito, mga kaibigan, si Ginoong Maynard Manansala. Eh, magandang umaga po sa lahat. Salamat po, Sir Vim, sa napakagandang pagpapakilala. Gaya po ni Sir Vim, ay may inihanda rin akong PowerPoint para mas maging sistematiko at mabilis yung aking pagbabahagi. Magpapatulong na lang din po kay Ms. Rona. Habang naghihintay, dadagdag ko pala, si Maynard ang bago nating kasamahan sa Departamento ng Pilipino at Panitikan sa Pilipinas bilang bagong profesor. Maynard? Ayan po, ayan. Ito po yung aking presentasyon. Kinuha ko na lang din po yung pamagat mula sa aking poetics na Third Eye at iba pang pagmumulat. Bagaman ngayong umaga, hindi ko na dito paiinugin yung aking pagsasalita sapagkat ang aking pagpapalagay, nabasa na po ito. Kaya mas pagkukwento po ito ng kung ano yung naging development ng proyektong Baby Pusit simula noong sinimulan ko siyang isulat noong 2017. No? Ganun na po katagal, so bumilang na po ng mga 3 taon. Ito yung mga tipo ng proyekto na nabitawan kasi nga natabunan na ng ibang ginagawain sa buhay, pagtuturo at iba pa pong mga sulatin. Tapos, ipinasa ko po ito sa UP Writers Workshop kasi bukas pa po ako sa paglinang nito sapagkat sa tingin ko marami pang pwedeng gawin sa akda para din masulit yung potential nito. Pakisunod na lang po. Ayan, mabubuod yung aking poetics sa karanasan ko sa teatro, particular po sa binubuksang oportunidad ng teatro sa paglago. Lalo na kung ikaw isang manunulat, napakalaking mundo ng teatro para sa iyo. At halimbawa, kapag habang dumadami yung aktor, direktor na nakakasalamuha mo,
dumarami rin yung mga boses na maaaring makatulong sa'yo sa paghulma ng mga dialogo. Sa ganong simpleng dahilan po ay parang nagiging extension sila ng imahinasyon mo kapag nagsusulat ka. Ngayon po, patungkol sa proyekto, pakisunod po yung slide. Yan, salamat po. Yung pinagmulan po ng proyekto, nabanggit kanina, yung valedictorian, ay isang entry sa Pink Shorts na tinawagan ako isang araw ni Ron Binias para sumulat ng isang monologo para sa Naturang Festival. Ang konsepto lang niya, isang graduating student sa elementarya na gustong magladlad sa kanyang valedictory speech. At ibinuto ko sa kanya yung ideya na kasi nung panahong ito, paki-next slide po. Yung susunod pong slide, ayan. Nung panahong ito, may surge na sa mga nagkakaroon ng HIV, particular sa mga Gen Z. No, kaya naisip ko, Ron, bakit kaya hindi rin ito pagdaladlad ng sakit? No, kasi nga, limbawa, yung HIV, alam naman natin, ay sa kabila ng mga pag-unlad, halimbawa sa treatment nito, na hindi naman talaga ito isang sumpa kung tutuusin, ay napakalakas pa rin ng stigma. No? Kaya sinasabi ko, bakit kaya hindi natin ikonsidera yung angulo na yun? Pakisunod po. Yan, dito sa ano na to, sa isang halimbawa sa article na ito, sinasabi na noong 2017 ay may 38 kaso ng HIV na ang nakakuha nito, ang nag-diagnose na mayroon nito ay mga edad, minor de edad. Kaya parang naisip ko na baka mahalagang ma-address yung usapin na ito. Ngayon, kung bakit ko pinahaba siya sa one act, mula full length, kasi parang naaalala ko kahapon si Emma na yung bang naroon ka sa gusto mong tawirin yung mas malaking anyo nung pagsulat ng sa kaso ko po ng dula, kung sa kanya mula maikling kwento sa nobela. Bagaman hindi naman po ito yung una kong yung una kong pagsulat pagtatangka sa dulang may ganap na haba, ay sabi ko baka ito na rin yung napapanahon na para mas banatin pa yung kakayahang magsulat ng dula. Ayan. Tapos ang paki-next po. Ayan. Ang mga naging siguro tinuturing kong parang RRL ko dito, una mga napanood na dula na siguro naka-impluwensya rin sa buo ng konsepto ng sarili kong dula. Una yung kay LJ Castro del Doc na Owell. Isang entry po ito sa Virgin Love Fest. Tungkol lang po ito sa isang homosexual na natatakot kumprontahin yung kanyang sakit. Parang doon po uminog yung dula. Pangalawa, yung kay Herlene Alegre na kasama natin dito, yung huling-huli. Dito, interesante kasi parang tinatalakay nung dula yung isang komunidad na dinapuan ng hindi pinapangalan ng sakit. Na parang tungkol din po sa pagtanggap ng komunidad doon sa sakit na yon. At yung huli, pakisunod po yung slide. Nitong 2020, bago talaga tayo sa lantahin ng pandemya, pinalabas ng nasimulan na ng PETA yung Under My Skin ni Roddy Vera. Pero sa pagkakaalam ko sa kwento ng proyektong ito, ikinomission sana dapat sa kanya ito ni Andoy Ranay, isang director sa pelikula at TV, para sa advocacy niya tungkol sa HIV. Kaya lang, hindi na po nagawa, kaya ang sumulong ng proyekto ay PETA. Ang dula po nung napanood ko ito ay tumatalakay, para siyang lectures tungkol sa HIV. Ang tawag nga nila sa PETA ay informants, kasi nga mas nag-educate siya sa mga tao sa kung ano ba talaga yung sakit. Kung baga ipinapakilala yung sakit. Sa dahil lang ito, nalaman ko na kung ano yung mga iilagan ko o yung mga maaaring hindi na yun yung landas na pupuntahan ng pagsulat. Kasi nga, yun yung mga parang natakal na o na-touch na ng mga naunang dula. Nakatulong po, next po na slide, nakatulong din siguro yung mga simpleng huntahan sa mga kaibigan sa Love Yourself na sinasabi na, yun nga, sa kabila ng development ng pag-unawa sa HIV, nananatiling malakas pa rin yung stigma. At ang pinakamalakas na stigma ay nanggagaling sa sarili. Kaya yun po yung naiisip kong i-address sa aking dula. Susunod. Isang elemento na nag-experimento akong gawin dito na inaamin kong insecurity ko ay yung spoken word poetry. Kasi nung panahon po na yan, at talagang sinadya akong maglagay ng mukha ni Gege o ni Juan Miguel Severo. Kasi
siya yung mukha talaga ng spoken word nung panahon na yun. Inisip ko kasi lang kapwa ng spoken word sapagkat nung yun nga, bukod sa namamayagpag noon, nanggaling ako sa isang karanasan ng pagsulat ng viral na ang dialogue ay nasa anyong spoken word. Tapos, naisip ko rin na kung ang target market ay mga kabataan, baka makatulong na mas maging accessible yung dulo kung gagamit ng spoken word. Ayun po. Tapos, para i-test po ito, nagkaroon po ako ng collaboration sa ilang kaibigang aktor. Yung nasa kaliwa po, si Dan, si Manuel Tino, at yung isa si graduate rin po ng UP Theater Arts, si Rachel Santos, na sinubukan ko pong ipabasa sa kanila yung mga dalawang eksena. At para lang po matest yung dulas ng dialogo at kung yung spoken word ba ay umuubra o baka kailangan na siyang isaalang-alang kung talagang dapat ba siyang elemento ng dula na ito. Ayan. Mula po dyan ay next po. Ayan, naging ano po kasi ako, naging fellow po ako for drama isang taon nung nasa Lasal pa ako. At ang dahil dito, mas nagkaroon ng shape, mas nakita ko yung direksyon na pupuntahan ng proyekto. Ayan, susunod po. Naisip ko na may maliit na body of work na po pala ako na nabuo ng mga dula na may advokasya. Kaya ang naisip mula po sa FNL, Tao Po, Cher, at Valedictorian, naisip ko na bakit kaya baka posibleng bumuo ng koleksyon ng mga dula para i-publish. Kasi nga, marami naman din po mga eskwelahan o theater groups sa iba't ibang lugar na naghahanap din ng mga material para maitanghal. At wala po talaga silang ready na script sa kanilang kamay. Kaya sa tingin ko, baka may ano, may posibleng puntahan yung proyekto na ito. Kaya iniisip ko na ito po yung pupuntahang direction din ng proyekto. Kasi lalo ngayon sa panahon ng pandemya, yung posibilidad na maipalabas ang dulang ito ay lalong umiilap, lalong nagiging mailap. Kaya naisip ko na baka pwede munang atupagin yung pagpapublish nito. Kasi kabaligtaran lang po, madalas nauuna muna yung ano yung mai-stage muna yung dula bago maipublish yung script. Baka mas mabaligtad yung proseso naman para dito na gawin ko muna, kinisin ko, tapos kung may pagkakataong maipalabas ay doon po, parang ganun. Sa huli, ano po yung next. Ito po sana yung, dahil dito iniisip ko na baka ang maaari maging tuon din nung pagbibigay po ng mga komento o payo. Baka lang po na una yung treatment sa baby pusit bilang ano, bilang dulang may advocacy, may bigbig na advocacy kung ano po ba yung dating sa inyo bilang mambabasa ng dula. At yun nga yung kasi pinaggagaya ng konsultasyon namin kay Sir Neil kagahapon, parang sinasabi niya na pag-isipan mo kung ito ba yung tama talagang approach doon, halimbawa sa paggamit ng spoken word, yung ganun po. At kung may panahon pa po mamaya at kung kakailanganin lang, ay may inihanda rin po ako yung file po nung exercise namin ng mga kaibigang aktor sa teatro ay ipinadala ko rin po sa ating team kung sakaling kakailanganin lang pong marinig. Parang yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataon na magbahagi. Maraming salamat, Maynard. Rona, pwede bang mapanood pa natin yung kahit katiting lamang nung play ni Maynard o wala na tayong oras? Sir, marami po tayong oras hanggang 9:30. Sige, pwede ba? Kasi maganda bago tayo magsimula. Nakita nga sabi ng sinabi ni Maynard, maganda yung madulas, no? Yung dula na sinulat niya para sa mga aktor. Sige po, sir. Play po natin yan. Bahala ka nang pumutol kung saan. Ikalimang eksena, selfie no more. Sa bahay ni Dan, gabi. Wala gaanong ipinag-iba sa ibang bahay sa Recto, sa sukat maging sa hilad siya ng materyales. May ilang gamit lang na nagpapakilalang nakatikim na ng kaunting rangya ang nakatira. Water dispenser, oven toaster, laptop, turntable at kung ano-ano pa. The aircon ng bahay. Nagpupuna si Dan ng mga vinyl record. Nakasuot siya ng tank top at boxer shorts. Kuya Dan? Kuya Dan? Masi? Yes po. Masi at your service. Tuloy! Boss yan! Saan to, Kuya Dan? Teka. Aabutin sa mga kamay ni Masi ang mga supot ng damit. Ang pagmamasdan ni Masi ang gayak ni Dan, matatameme.
Ang galing, free delivery nga. Ako nang bahala sa iyo, syempre. Ilalagay ang mga supot sa isang sulok. O Masi, tulala ka. Ha? Ano yon? Napagod ka ba? Tubig? Ah, hindi, Kuya Dan. Ano? Nahiya lang. Ikaw? Bakit naman? Hindi. Ang pek-pek shorts ko, nahiya naman dyan sa shorts mo. Press ko kasi yung boxers. Ganito lang ako pag nasa bahay. Hmm. Ah, sige Kuya Dan. Uwi na ako. Thank you nga pala, sabi ni nanay. Akma nang aalis. Sandali lang, Masi. Upo ka muna, oh. Titiglupin ang sofa bed. Taray. Ha? Ah, wala. Ang social kasi ng sofa, parang Transformers. Ah, Transformers ba? Sandali lang. Init ko yung pinapay, snacks tayo? Susundan ang tingin ng galaw ni Dan. Ang sarap dito, ang lamig. Ilan lang kayong may aircon dito sa atin, Kuya Dan, alam mo ba? Hindi ko naman napansin. Siguro dahil bagong lipat lang ako. Babalik sa pagpupunas ng mga vinyl record. Kaano-ano mo sila, Manong Enteng? Manong Enteng? Yung dating nakatira dito. Ah, hindi ko siya kilala eh. Yung may-ari ang kakilala ko, si Chameli. Iba ka talaga, Kuya Dan. Sus, hindi naman. Dati kaya ang salaulan ng bahay na to nung sinamanong Enteng pang nandito? Hindi. Lumaki lang kasi ako na laging malinis yung bahay. Kahit saan pa yan, maliit, malaki. Kukunin ng tinapay sa toaster. How to be you po, Kuya Dan. Lagi kong naririnig yan sa labas, yung how to be you naman. Ito, kumain ka. Ilalapag sa harap ni Masi ang tinapay. Ang ganda naman ng pandesal na to. Parang pang project sa MAPE. Aha, baget. Parang bagets? Oo. Alam mo, may bake shop kasi malapit sa SM. Pag magsasara na sila, kalahati na lang presyo niyan. Favorite ko to. Titikman. Lasang mayaman? Grabe Kuya Dan, parang wala ako sa rektos dito sa bahay mo. Ang sarap namang tumambay dito. Ay, sorry, bunganga ko. Oo ba? Daan ka lang. Basta ba nandito ako? Isasalang ang isang plaka. Tutugtog ang My Funny Valentine. Pasensya na. Oo, bagong script mo. Ang ganda nga eh. Hindi itong lakas. Dumugo na kaya ang tema sa ingay ng video kay sa kalye. Kumana sa akin ni Chameli yung turntable. Kasama ng mga plaka. Nahi-intriga naman ako kay Chameli. Ano kaya ang itsura niya? Eka. Saan ba yun? Ayun. Dadamputin sa isang sulok ang photo album. Bupuklutin sa isang pahina. Ito siya. Ang ganda rin ha, parang artista. Alam mo ba, kulang na lang scholar ako niyan ni Chang eh. Siya halos ang gumastos sa pag-aral ko. Siguro, wala kasi ang anak, kaya ako na pagdiskitahan. Kuya Dan, ang payat mo dito, ibang-iba. Hindi, wala lang akong pambiling bigas. Patingin na rin ng iba ha, Kuya Dan? Hawak mo na eh. Sorry naman. De, sige lang. Wala namang porn dyan eh. Ay, sayang. Pagmamasdan ni Dan si Masi na abala sa pagbubuklat ng photo album. Magbibigay daan ito sa spoken word number 5. Nayayamot ako? Huwag mong itanong kung bakit o kanino. Hindi sa'yo. Sa akin. Sa aking sarili nayayamot ako. Bakit hinahayaan kang buklatin mga pahina kong inaalikabok
matagal nang nasa sulok, walang pumapansin. Ikaw lang, may ganyang init, may ganyang pananabik. Ang cute mo nung baby ka. Ikaw talaga, latang nang bobola ka? Bakit? Eh, di ba, ang sabi nila, ang mga baby, pare-pareho lang itsura. Cute kaya? Kung sasabihin mo pa, ang cute ko ngayon, mas yun pa. Di na cute eh. Wapo na. Baliw. Para akong baliw. Nayayamot pero nagpapahintulot sa'yo. Kahit ang pakiramdam ko, sa pagbuklat mo'y unti-unti mong tinatanggal bawat saplot sa katawan ko. Bakit mo hinuhubaran ng dila mong matabil, kiraming napapansin na hindi papansinin ng iba? Pero iba ka. Saan school to, Kuya Dan? Pa ako Catholic. Laking Catholic school ako. Kaya pala ang bait mo. Ako kasi, dyan sa tabi-tabi lang ang school ko, kaya tingnan mo. Ganun ba yun? Marami ding sutil sa Catholic school. Wow, Beach! Nakakainggit ka naman! Ah, sa Boracay. Graduation gift sa akin ni Chang. Bulacan ang pinakamalayong lugar na napuntahan ko. Kung di pa namatay si Lolo. Nga. Mapupuntahan mo rin yan, Masi. Baka nga mas malayo pa sa Boracay, mas maganda pa. Basta mag-aral ka. Sana nga, Kuya Dan. Magbubuklat pa. Ang gaganda ng pictures mo, Kuya Dan. Kaya lang, tuwing malaki ka na, parang lagi kang mag-isa. Mag-isa'y binubuklat mo. Mga pahinang lihim na teritoryo ko, mga pahinang tinalikuran ng pahina, mga pahinang napipilas o lukot na, mga pahinang sadyang itinupi para di nabuklatin pa. Pero ayan ka. Magkakatinginan sina Dan at Masi, may bahagyang ilangan. Ilalabas ni Dan ang cellphone kay Masi. E di samahan mo ako para hindi na ako mag-isa sa picture. Aakbayan si Masi sa kakukuha ng litrato. Tingnan nga natin. Magkakatinginan. Ang ganda ng camera mo. Ang ganda ng ngiti mo. Nangiti mong nang iimbita sa mga bagong pahinang may pangako ng hindi pag-iisa? Mga pahinang may kasama? Saan ko sisimulan ng pagbubuklat? Kuya Dan, uwi na ako? Masi. Hahalikan si Masi sa lobby. Lilinya sa paradahan ng mga pedicab ni Namar, Brian, at Leo. At matatakpan ang naghahalikang sina Dan at Masi. Uli. Lilinya sa paradahan ng mga pedicab ni Namar, Brian, at Leo. At matatakpan ang naghahalikang sina Dan at Mas. Yan. Okay, so... kumusta naman kayo? Nagustuhan niyo ba yung napanood natin? Napakagandang buhay naman ito. Sinong una kayong pwedeng magsalita? Nagtataas? Yeah. Nagtataas ba si... Lilinya sa paradahan sa mga pwedeng at Leo. Ang may nagsasalita pa.
Okay. Yan. Hello, pwede okay, na po tayo magpatuloy. So, kumusta naman kayo? Gusto niyo ba yung napanood natin? Napakagandang buhay na mano ito. Hello. Unahin muna natin yung mga fellows bago yung panelists na kagaya na nakaugalian. Sino nga ba yung mga mandudula sa atin o nagsusulat ng pelikula? Si Herlin, nabanggit ka Herlin. O, kumusta ba dyan? Umuulan ba dyan sa Japan? Hindi naman po. baka gusto mo kasi sa grupo natin, nagkwento ka tungkol sa yung advokasya din na may kinalaman naman sa AIDS, no? At kanina nga nabanggit ka ni Maynard, baka gusto mong magbahagi ng opinion o observation. Herlin? Okay po. Good morning. Hi Maynard. Pagbati dito sa dulang ito, yun nga sabi ni Sir Vim bilang isa rin akong HIV advocate at researcher, I really applaud your vision for this piece. I really believe na malaki yung puwang na mapupunan nitong dulang ito, especially in terms of yun nga, HIV education and advocacy, lalo na doon sa Gen Z na vulnerable group. Also, I applaud the bravery for writing this kasi ang kapal ng layers ng characters and ng setting na sinusubukan mong saklawan, sinusubukang saklawan ng dula. So, ang laki ng potential ng narrative na magbahagi ng mga danas at position na nag-intersect with HIV. For example, dito pa lang sa maikling excerpt na nabasa namin, meron na agad intersection ng class, at yung yun nga yung HIV, yung power relations between partners, and yun nga yung Gen Z na generation at yung transmission ng HIV. So I think ang ganda ng mga layers na yun na maaari pang i-explore sa dula. Siguro para sa akin lang kung mayroon pang maaring pag-isipan, for me is yung relasyon ni Masi at Dan, kasi maikli lang yung nakita natin dito sa excerpt. Sa unang bahagi, parang nandun pa ako sa punto na paano ba? Nandun pa ako sa tinatry kong unawain yung relationship nila. Bilang HIV yung central issue ng dula, parang hindi pa ako nakakarating doon. Parang iniisip ko pa yung dynamics nila, especially doon sa daddy at bunso na nandoon sa spoken word, na parang merong minor na merong relasyon sa isang mas parang mas nakakatanda or merong malaking age gap. So para sa akin, nandun pa ako sa part na yun na parang pinuunawa ko yung power dynamics ng mga relationships na yun. Parang nagkakaroon ako ng parang judgment at this point doon sa relationship na ayokong magkaroon. So siguro para sa mandudula, baka maaari pang isipin kung paano mai-present yung relationship na hindi magkakaroon ng, kumbaga, kind of judgment doon sa ganong klase ng relationship at this point. Pero yun yung naging reaction ko while reading it on paper. Pero nung pinapakinggan ko kanina yung clip, parang iba naman yung relationship nila kapag ka sinasabi na. So parang feeling ko, mas yun nga, dumudula siya kapag ka sinasabi na opposed to sa pagbinabasa. Pero yun lang, baka maari pang pag-isipan, maari pang puliduhin yung pag-present ng ganong relationship, especially kung yun nga malaki yung part nitong relationship na to later on sa dula. So siguro isa ring tanong is yun nga, bakit ito yung isa sa mga primary relationship ng isang Gen Z na gusto mong ikwento? So bakit yung mas matanda yung pinili mo na isa sa mga primary relationships niya? Yun lang po at this point muna. Maraming salamat. Maynard, gusto mo bang sagutin na o mamaya na lahat? Pwede po bang baka mamaya na lang lahat para naipon? Para baka may matutuhog din pong ibang tanong na pwede. Oo, baka sama-sama na. No? Okay. Pero Herlin, di ba naalala si Maxi kay Masi na isinulat ni
Nick Pichang na may ganun ding relasyon. Pulis nga lang. At siguro ito naman kay Maynard eh, sinagad niya hanggang magkaroon ng usapang AIDS. Anong yes. masasabi mo? Siguro yung sa akin po parang nanggaling siya dun sa linyahan ng daddy at bunso. Doon sa spoken word. So parang sa akin naging loaded yung kanilang relasyon gamit yung mga salita ng daddy at bunso na parang nagkaroon siya ng ibang connotation sa akin po doon sa part na yung spoken poetry. Pero nga po, baka po sa paggamit lang siya ng lingwahe na kung baka hindi ko po alam kung papalitan naman dudula o ipipresent sa ibang angulo, baka hindi connotation na magkaroon ako bilang mababasa or nanonood. Mm-mm. Okay. Sino pa? Miss Raisa po ay nagtataas ng kamay. Ay, ma'am, Miss Raisa. Sorry. Raisa? Na-unmute na ba? Okay. Yeah, kasi gusto ko din mag-take off doon na medyo nga, lalo na dahil magulang ako, medyo uncomfortable ako doon sa malaking AIDS ka, tsaka minor nga talaga. Although, alam ko dito sa Pilipinas, walang, ano yung tawag doon? Age of consent na, I mean, 13 lang yan. Pero ako nga nag-advocate against para erase nga sa age of majority. Sa akin, common sense lang yun. But, and so, medyo uncomfortable ko doon. Saka, although, yun yung sinabi ni Hurley na pwede din naman na makita na hindi naman masama depending sa relationship. Pero kasi, pagtula, di ba, you can leave room for interpretation, but, is this the kind of situation where you want to leave room for interpretation in them? At, naalangan ka. Awkward. Yeah. And yun nga yung daddy at bunso parang kasi nagiging siguro nga ganun talaga sa totoong buhay pero kasi marami din incestuous mga sexual abuse. Mm-hmm. So, and para sa akin, yung language, yung kasanayan natin na tawagin mga kahit hindi family member, yung mga sa relationship na, yun nga, daddy, mommy, baby, baka may contribution yun eh. It's possible. Pero ang gusto ko dito, yun nga na papakitang mga regular na tao na gumagawa ng mga simpleng bagay lang na para mag-bond at makita yung pagkakaibigan. Except, base kasi sa synopsis, hindi ako sigurado kung si Masi talagang minamahal si Dan o yun nga, ticket lang niya. Okay, pwede rin may room for interpretation doon. Baka gusto mong linawin. Okay. Nakikita ko Sir Boots tumataas. Kaya lang, Sir Boots, may pila po muna. Pwede ko po bang tawagin muna, Sir, si Luna? Luna, Roland, Eugene, tapos si Sir Butch. Okay, salamat, Bim. Hello, Luna. Gusto ko ang dula sa antas na binubuksan niya ang komplikadong mga ugnayan ng mga tao may ibang sexualidad. Sa pagbubukas kasi ng mga gantong connections, hinahalin tulad ko ito sa isang Pandora's box na magkakasama ang lahat ng yung may hatol tayo. Yung binibigyan natin ang ating mga sarili ng
tila ba tayo yung mas nakatataas o parang mas tama o mas normal na connection sa mga tao. Pero kaya ako nga nagustuhan eh, may vulnerability ang akda. At hindi lang yung bata eh, pati yung si Dan na ang gusto ko doon sa ginagawa ng teksto, habang walang malay ang si Masi na tumitingin ng mga litrato, tignan siya bilang litrato ni Dan, bilang litrato ng isang posibilidad, bilang litrato ng isang nakaraan. Parang siya rin yun eh. Bilang litrato ng isang hinaharap. Ang ganda-ganda nung napili kanina na eksena kasi ang maganda kasi sa dula, binabata ka ang panahon eh. Pwedeng ang nakikita mo ngayon ang dramatikong present. Pero pwede rin ipinapakita ang nakaraan, hinaharap, at mga potentialities nito. Hindi default nga pala na kapag sinabing nakaraan, nakaraan lang. Speculative din yung nakaraan na yon. Ganun din yung hinaharap. So, happy ako doon. Pero may mga undeveloped parts ang script na sa tingin ko baka pwedeng sagutin ni Maynard kasi meron din siyang connection. May best friend siya, Lily ba yung pangalan? Mm-hmm. Tapos may dynamic din doon sa ibang pedicab drivers na parang gumawa naman ng effort yung playwright na ipakita na pag ito yung ka-dynamic niya na tao, ito siya. Pag ito naman yung kaharap niya na tao, ito siya. So may multiplicity. So ang nakikita lang natin, the vulnerable Masi and Dan, pero hindi natin nakikita pa yung angle na paano sila maglamangan. Parang may ganung na dinidevelop eh. Kasi ang nakukuha ko dun sa dulo ng script, ang pangarap ni Masi ay hindi magkakatotoo. Kasi parang ito'y isang halusinasyon lang. Kasi babagsak siya eh. Therefore, anong mangyayari kay Dan? Anong mangyayari dun sa mundong binubuo nila? Yun lang muna. Okay, salamat Luna. Para sa kabatiran ng lahat, si Luna, bagong naging sikat na nobelista, ay naging sikat din mandudula. Katunayan sa inaging bahagi ng UP Writers Workshop na puro mandudula lang. At isa sa kasama niyang mandudula noon ay si Roland Tolentino na tinatawag ko ngayon. Dahil sa workshop na yun ay na-realize kong hindi pala ako mandudula. Ang comment ko dalawa, kasi una nag-stuck sa akin yung idea na advocacy ito. Kung advocacy ito, dapat ay malinaw kung sino ang audience, kung sino ang target audience. Right. And therefore, yung demographics nito. Kasi yun ang magdidikta din kung anong klaseng characters, plot implotment, at drama build-up, at ang katalakayan. So, para sa akin, parang hindi malinaw. Pampeta ba ito? O na, ibig sabihin ay yung makaka-afford ng mamahaling tickets, university ba ito, etc. So, kailangan medyo may linaw or ito ba i-route sa communities na mukhang ito naman ang target ng, at least kung ito yung characters, no? Pangalawa, yung purposiveness din. Kung mag-advocate naman, hindi man talaga kailangan mag-advocate ng entire thing about HIV. Pero pwede naman siyang component lang, prevention ba ito, or risk na dapat i-cautionary tale ba ito, etc. No? So dapat medyo alam muna yon kung talagang advocacy ito. Pero that being the case, may nagsastand pa rin ng ground yung play ni Maynard. Very campy, no? Lalo na dun sa reading na ginawa nung dalawa. At ang camp talaga, powerful na queer device, no? Kasi ang camp, pinapakita yung construction na ito'y artifice lang. Ito mga nagaganap na ito ay isang construct lang. And therefore, pwede siyang i-debunk, pwede siyang i-deconstruct, or i-rework towards a certain kind of, kung ano man ang gusto mong gawin, politically correct na klase ng construction about AIDS, about relationship, etc. At the same time, kasi may Fly Me to the Moon pa, at Funny Valentine, sa isang
apartment sa recto talaga. Meron may plaka na ganito ka, na may nagpa-plaka. Ako nga hindi maka-afford na record player kasi mahal-mahal ang plaka. Malapit sa Raon eh. Oh, pero at the same time ay mahal pa rin. At kahit na manapan niya ito sa tsahin niya, no? At kung yung tsahin niya, parang hindi naman ganito yung collection na Funny Valentine at Fly Me to the Moon. Pero may disjunct kasi may spoken word na pinapasok. Ang spoken word naman, it's also kind of campy because it is a performance within a performance. So, pag nagtatanghal ka ng spoken word, nagpe-perform ka, pero within a theatrical performance, as this is a case. Pero at the same time, hindi siya well-emplaced eh. Ibig sabihin, parang pwede naman siya maging parang Brechtian lang na lalabas siya at siya yung chorus no na klase. Pero bilang within the play, hindi siya organically fitting. Parang nag-create siya ng disjunct or para maipasok lang. Samantalang yung siguro maging attraction for Gen X para mas mahigit nila maunawaan. So baka pwedeng gawin na lang siyang chorus o yung choro ba na traditional Greek. Pero marami ito, sila. Or Gen X kind of one. Kahit naman isa lang ang chorus sa Greek, eh. Siya lang ang taga-recap. Kung, di ba? Yun naman ang function ng chorus. Eh. Taga-recap, nakikita mo na, pero siya pa magsasabi ko na nagaganap dito at kung paano siya dapat tignan na klase. So parang napagka-brection din na ganung klase na binibreak mo din yung fourth wall na, na parang nasa space lang sila within a recto apartment ito. Pero kailangan, palagay ko, kailangan pang hanapan niya yung better fit itong spoken word na ito. But this time kasi, hindi siya nag-fit or baka naman yung performance lang ng actor dahil hindi nga spoken word artist yung actor na yun. Pwede, hindi, no? Hindi rin ganong ipasok ng swabe yung spoken word component. At marami yung spoken word dito sa dula na ito. Pero gumagana sir sa musical, sa rock opera o rap opera. Spoken word? Yung ganung bigla na lang kakanta, no? Pero dito sa tingin mo hindi nagwo-work kasi walang placement eh. Kahit na siya is susulat pagka siya ang nagperform pinipilit pa rin na maging organic samantalang hindi nga siya organic kasi it comes out of nowhere. Makikinig ba naman sa iyo kahit na in lababo sa iyo yung bata, makikinig ba naman sa iyo 7 times or 8 times sa duration ng play na ng spoken word mo. So dapat ilabas na lang siya doon sa space na yun at siya na lang maglalatag ng yung pedagogical aspect ng advocacy or kung ano man ang gusto niya ipapapil sa koro na yun. Okay, salamat sir. Si Eugene muna, tapos Sir Boots at si Vlad. Eugene? Magandang umaga sa lahat. Binabasa ko ang dulang ito ni Maynard bilang isang update ng nobela ni Tony Perez na Kubaw 1980. Update at malaking development dahil yung depiction ng pagkabakla sa Kubaw 1980 ni Tony Perez ay talagang lumang-luma na talaga, nang dapat na talagang burahin, kalimutan, no? So mula sa sword culture, napunta tayo sa isang Becky culture, no? Na mga batang bakla. Mas pangahas tong tayitikan na ito, no? At nagbabago rin yung usapin ng relasyon, no? Ng bakla sa kapwa lalaki dahil kay Tony Perez, para bang hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ang dalawang bading. Samantala ito kay Maynard pwede na, no? Talagang naipakita talaga yung pag-unlad, no? Ng maging sa seksualidad at sa pakikipagrelasyon. Ito rin ay napapanahon, no? Napapanahon na dula. Kailangan natin ito dahil tumatalaga ito sa isang pandemya na hindi pinag-uusapan, no? Yung pandemya ng HIV/AIDS. Mm-hmm. Na ewan ko lang, no? Bakit hindi ito masyado na pagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Dapat naman talaga dahil talagang ang Pilipinas talaga ay may kategorya ng isang may tawag doon, kalibutan ko na. Basta tayo, no? Epidemic na talaga ito sa bansa natin. At nakikita ko itong isang magandang instrumento o kasangkapan para maiwasan at may turo sa mga kabataan kung paano sila makaiwas sa HIV. Yaman din lamat na sabi ko na ito, no? Maari idagdag ni Maynard sa kanyang RRL ang mga batang boss ni Segundo Matias, na isang nobelang pangkabataan, tumatalakay sa kultura ng mga
teenager, no, ng kasalukuyang panahon na wala sa rekto, kundi nasa isa na sa sementeryo, isa na sa isang mayamang subdivision na ng mga puro Filipino-Chinese. Dagdag din dito, pwede rin pag-isipan na mandudula ang kanyang pamagat na posit. Kasama ko si Luna sa thesis defense ni Segundo Matias, at ang haba na aming usapan kaugnay sa terminong posit, kasi ito rin yung pamagat, original na pamagat ni Segundo Matias, yung posit. At napag-usapan namin na medyo pangit pakinggan ang pusit, no? Naalala namin chapusit. Di ba? Parang katawa-tawa, no? Para sa isang mabigat na paksa naghihikayat ng pagkatuto, naghihikayat ng pagkamulat kaugnay sa virus o makabandag na virus, tapos may pusit para yatang hindi magandang pakinggan at hindi pa panghikayat. No? So pwede ito pag-isipan pa ni Maynard, no? maaari niya kami hindi pakinggan o anuman. Pangalawa sa aking punto rito ay kailangan bantayan ni Maynard ang spoken word na component o bahagi ng kanyang dula. Kailangan una ang mga spoken word na to ay pumasa bilang mga tula. Alam ko si Maynard ay dating Makata, nagsimula bilang Makata, dati ko siyang estudyante. At siya talagang mahusay siya sa anyo na ito, no? So pakinabangan mo, Maynard, ng iyong natutuhan, no, sa pagtula na hindi parang isinaksak lang sa dula. Kaugnay nito, no, dapat ang bumibigkas ng ang bumibigkas ng tauhan mo, bigyan natin ng magandang rason para siya ay bumigkas ng tula. Naalala ko rito yung isang young adult novel, no, bago ito, no, ito isang premiadong young adult novel, ang title The Poet X. Baka meron si inyong nakabasa noon The Poet X ni Elizabeth Acevedo, tungkol sa isang Dominican American na kabataan, marginalized babae, itim, no, Latina. Pero siya ay lumalabas ang kanyang lahat ng kanyang hinagpis, lahat ng kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng spoken word. Pero sa totoong buhay, hindi niya pwedeng maibigkas yung spoken word na iyon, no. So Maynard, baka makatulong to sa iyo. Meron akong PDF nito, pwede ko maipadala sa iyo kung interesado ka. Makikita mo rito kung paano ba magiging organikong mailalabas ng tauhan ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng pagtula at pagtatanghal nito, no, sa publiko. Susunod kong komentaryo ay request lang, no, yung lunan mo, recto, yung kabataan ay na in love sa o may ugnayan sa isang mas nakatatandang lalaki na gusto makawala sa recto. Nakikita ko rito na ito ay may peligro na maging cliché o maging gasgas. No, kasi sa dami ko nabasa ng mga kwento, mga dula ni Rene Villanueva na Dopol, mga young adult ni Segundo Matias, Tony Perez, mga ladlad, no, parang nagiging parang nagiging gasgas na yung ganitong klaseng kwento. So pwede nating iwasan, no. Ito pa naman ay isang work in progress. Baka pwede natin itong maiwasan, no. Ang request ko ay higit na positibong depiksyon sa mga bakla, no? Paano maitutuloy ang buhay kahit na positibo, yung positibo ang isang kabataan? Yun ang pinakamahalaga. Nasabi mo rin kanina na ang HIV ay hindi death sentence. No? So, gusto ko makita sa dula mo, hindi yung pagkaiwas sa HIV, kundi paano maitutuloy ang buhay? Paano maitutuloy ang buhay mo ng mas produktibo, mas masaya, masaya kahit na ikaw ay na-diagnose na ng ganitong virus? Maraming salamat. Okay, salamat sa iyo din, Sir Butch. Kayo na po. Salamat. Hindi ito tungkol dun sa dula mismo, pero gusto ko lang tukuyin yung pangangamba ni na Herlin at Risa kanina tungkol sa yung aspekto ng edad ng dalawang character. No? Narinig ko yung mga salitang uncomfortable at awkward. Yung gusto ko lang sabihin ay from the point of view of the writing challenge, ay
maganda ang maging uncomfortable at awkward ang maging pakiramdam ng reader mo, because that means you're hitting home somewhere important. I agree na kailangan ma-resolve yan one way or another. O that issue clearly is something central. But the writer's task is not to avoid that. It's not to go around it, but to confront it head on. Because that means it's something worth talking about. Kasi kung iiwasan mo yan, parang ginawa mong mas madali para sa iyong trabaho mo. And that's not what a writer does. Tulad nga ng may nabanggit kahapon about writing being difficult. Si Jimmy Abad yata nagbanggit noon. Isa sa mga paborito kong quotation ay galing kay dun sa aliman naman nunulat na si Thomas Mann, at ang sabi niya ay, a writer is a person for whom writing is more difficult than it is for others. Talagang hindi ka iiwas sa hamon ng sitwasyon na sinet up mo, at i-confront mo yan harap-harapan, para ma-resolve mo ano, dramatically and again organically within the logic of the work itself. Ayun lang. Salamat po, Sir Boots. Naalala ko tuloy si Thomas Mann, yung kauna-unahang sumulat nang may kinalaman sa suicide o pagpapakamatay. Vlad. Salamat, Sir Vim. Hello, Maynard. Sir Vlad. Pagbati sa... Kaklase pa kayo? Magkaklase? Sa MP115 noong 2008. Amen. 8 ba? Basta nag-Quezon kami. sa workshop. Ayan, wow. Matagal na kayo magkasama ni Maynard. Pero yung take-off point ko muna nabanggit ni Sir Butch, at yung tungkol doon sa discomfort, meron tayong mga kasama na latag ng discomfort, tungkol doon sa daddy-baby na tawagan at relationship. Siguro yung dadagdag ko sa panin, pag-entertain ng ating mga kasama sa panel nung pagbalas lang nung levels kung saan nagmumula yung discomfort. So, parang pa-double check lang natin kung yung discomfort ay nagmumula doon sa age gap, o nagmumula doon sa fact na predatory yung relasyon, may capital involved, mas kaya magbayad ng isa kaysa doon sa isa. O pangatlo, syempre yung fact na bakla sila. Kasi kung yung pangatlo yung pinagmumula ng discomfort, may problema tayo ng kaunti dyan. Yun, nanggagaling lang ako doon sa sentimento na may mga daddy baby name calling din naman sa heterosexual na relationships, at baka yung discomfort ngayon nagmumula doon sa may disagreement tayo, baka doon ayaw natin ng predatory relationships na ganito yung tawagan. So yun yung hinaharap ko diyan. At nabanggit naman ni Maynard na may Gen Z context din. Tumitingin naman din tayo sa ating kaligiran, social media, memes, may expressions tayo ng mga choke me daddy kapag pogi, hindi naman siya restricted sa mga homosexual relationships lang. Pag yung pogi, pakan mo ko, daddy or something, you can tap on me, sino ba yung mga gusto nila, sila Superman, mga ganyan na ano. At pwede rin isaalang-alang na, syempre may subculture din talaga ng feeling ko, kailangan pa na siyempre na mas mabang pag-aaral dito, pero sa isang observation, isang matagal-tagal na observation, parang may subculture naman din yung ugnayang homosexual sa ngayon na una, hindi mo siya tatawagin homosexual. May role plays na involved. So, kung hindi yan mag-daddy, mag-tito, ano ganyan, grab driver, mga ganyan, sa grab driver, saka customer, or grab delivery. Pero uso yung ano, basta uso lahat ng tawagan, basta wag kayo magtatawagan bakla kayo. Pwede kayo mag-alter, pwede kayo mag, may isang tawag, tripper, gano'n na. Sinasabi ko to na parang sinasabi ko na baka alam naman ni Maynard ito at pinasok niya yun sa dula. May gano'n siyang awareness. So, binibigay ko sa kanya yung gano'ng paghahanda. Hindi siya pumasok dito na parang hindi siya aware dun sa dynamics na yon. May exploration siya na hindi lamang to
imbalance sa usapin ng sexual na tension sa kaedad, kundi yung capital din. May pera talaga dito. At kahit na si Dan, biktima din siya as expressed naman doon sa kanyang pakikipamuhay sa isang kamag-anak na tinustusan din siya. May ganong paglalatag naman din. So tingin ko meron naman diyan at syempre very much aware naman si Maynard tingin ko doon sa beats form wise. So maganda siyang panoorin sa kapakinggan. Alam niya kung saan ipi-place, alam niya kung ano magandang tingnan. Baka kaya wala pang HIV aspect diyan kasi pang second act. Tinatapos siya sa certain parts na maganda panoorin eh. May nagbabike, may halikan, may hubuan, tapos may panaginip na mangingisay, ibitin ka, baka nandun pa yung HIV. So, parang baka planado din niya ito to a certain extent at hindi pa lang lumalabas yung plano kasi first act pa lang. Sangayon ako doon sa sabi nila Sir Yolanda, pwedeng pag-isipan yung flip-top aspect. Pwede nga, sa kabilang banda, ba't hindi naman pwedeng subukan? Spoken word pala ako, hindi pala. Naisip ko yung flip-top kasi nga may isang pelikula na ano, diba? Baka familiar si Sir Vim dito, yung Respeto. Oo, nandun ako. Oo, kung saan may mga makata nagsasayta. At ayun, mas organic kasi nga, ang bida ay taong gusto mag-spoken word. So baka yun yung hinanap iba natin mga kasama. Paano siya magiging parang diegetic yata yung term doon? Na organic siya doon sa, swabe siya doon sa mundo nung dula. Sa ngayon kasi nga, ano, hindi pa matanggap ng mga kasama natin na nagbe-burst into spoken word yung mga tao. Sa ngayon, ano pa ako, parang sakto lang, okay lang na mag-spoken word kayo dyan. Baka naman ganun sila sa SM Karyado. Baka ganun sa Karyado. Baka ng order. Baka nagbebenta or something. Tapos hindi ko lang kung parang, baka sabihin lang ni Maynard mamaya, parang wala, yung ibang mga pyesa wala pa talaga, di ba? Parang ganun, yung nakalagay pa lang yung peg or something, o ilalagay pa lang. Siguro yun lang muna, yung first point ko naman yung gusto kong pag-isipan at sana masagot din ng mga kasama. Tapos iba mga tugon na lang din doon sa ano. Siguro rin, yung gusto ko rin, sa dami ng, paano ko ba sabihin yun? Yung, may dating din kasi itong gawa ni Maynard na ano eh, hindi na niya ginagawang masalimuot yung desire ng pagiging bakla. Parang may gusto siya doon sa isang tao. Pero hindi na niya piniplay out yung narrative na ang hirap nitong ano. Parang matter of factly na lang sila nagkakagustuhan. At baka nga yung twist ay nandun pa sa HIV. So na-appreciate ko yun na umuha siya doon sa isang phase. Na meron tayong ganong klaseng mga pyesa na ang straight mag-out, ang sakit mahal kasi hindi ko ma-express. Dito parang ano yun. Yun, parang siguro yung temper na rin ng mga BL series na kakagustuhan tayo tapos catch kung ito ang homosexualidad o ano yun, experimentation, basta nakakagustuhan tayo. So something na na-appreciate. Yun lang po muna. Thank you. Salamat, Sir Vlad. Sir June Cruz Reyes, tapos si Bomen. Oo, pwede na ako. Opo. Maynard, ang gusto kong tingnan nito yung sa paglilinaw sa Chandra, kasi bago ito eh. Wala naman akong problema nung binabasa ko. Kaya lang, yung sinasabing advocacy, magkakaroon ng problema. Kasi yung form na in-explore niya, nandoon sa noir eh. Black. Kaya nga yung exploitation, di exploitation, ni patay-patay, di mamatay. Ang problema, paano mo ngayon i-handle yan? Pinakita ni Vlad na ito ay may subculture. Anong mundo yan? Yung mundo nung lumpin na pag tinakil yan, nauuwi yan sa kuwan eh. Yung poverty porn, na dangerous din yun. Nagiging cute yung mga tao. Ano yung mga mundo na to? Yung mundo ng padyak. Yung mga squatter sa paligid ng LRT 2. Tingin ko ito yung setting niyan eh. Pero hindi naman natin nakita yon. Ang nakita lang, naintindihan lang natin si Masi doon sa bahay ni Dan.
Tapos si Masi, nakasama yung nanay niya. Hindi ko alam kung saan lilitaw yon. Kung ito ay noir at saka advocacy, mahirap yun. Kung ang nakikita kong pinakakaya nitong gawin, yung pagiging transgressive, na nagtagumpay siya doon, na yung bagabagin yung mga tao. Ang dami na bagabag eh. But then, yung kung noir naman yan, wala naman siyang pakialam kung mabagabag ka. Basta sinasabi niya, may realidad, may dimension na ganito, na wala dito moralism, wala dito redeeming social value. Siguro yung noir, ito ay offshoot ng nung novela negra na kasi nasawa na yung mga tao sa Latin America nung yung mga fantastic. Ayoko na ng fantastic. Ayoko na sumunod dyan. Kaya yung mga young writers, mag-umpisa itong mga 60s eh. Yung mga ganungan. Pero yan kung tatanggalin yung ganun, yung as noir, dagdagan pa. In fact, kung noir ito, magagandaan ako dahil hindi ito malimit pinapasok ng mga writer sa Pilipinas. Kasi napaka-Catholic country tayo. Kaya dapat laging may redeeming social value eh. At tingin ko doon medyo naku-confuse. Kung tatawagin nga confusion yun, si Maynard, ano ba yung ginagawa niya? So kung gusto mo yung mundo na yan, I congratulate you. Kasi meron na naman talagang urban poor writing na kasi yung manunulat sa Pilipinas ay may tendency na magbabad sa middle class concern. Mm-hmm. Kaya middle class milieu, middle class language. Ito, pumunta siya doon sa mundo na hindi pinapasok. Yung mundo ng looban na walang writer. So siguro yun lang muna yung gusto kong pansinin. Gusto kong makita ano si Masi, ano yung laman ng utak niya. Kung ikaw yung bugbog na binugbog ka ng lipunan, na yung ganyan ka, totoong tender ka, pero hindi yan yung street child na, kung yan eh, wise kid yan. Dahil binugbog yan ng kanyang community eh. Na yung lugar na yan, ordinaryo lang yan yung pinapatay, sinasaksak, prostitution. So, ano yung value ng isang innocent na bata na ganyan yung milieu? So, siguro yung pa yung masahat natin ko, Maynard. Tapos na ako, Bin. Salamat, Sir Jun. So, si Dan A. Yapi, Young Urban Poor. Susunod po si Bom. Magandang umaga at sa lahat at pagbati kay Maynard sa isang napaka challenging na dula, no? Siyempre dahil isang maikling bahagi lang yung ating nababasa ay hindi tayo nakakaroon ng pangkalahatang larawan, no? Kaya nga siguro maaaring gagaling doon yung ilang mga katanungan. At kaya siguro ang aking gustong bigyan lamang ng dagdag lamang na komento ay tungkol doon sa ano, pagpasok sa parang it's a spoken word section ano nitong dula, no? Sa palagay ko ay yung agam-agam ng mga tao ay may kinalaman doon sa parang ano eh walang overt cues ano para ito ay para papasok yung mga tauhan doon sa dula sa pag spoken word ng bigla-bigla, no? Dahil maging sa teatro o sa pelikula, kapag mag-spoken word, merong types of cues, ano? Halimbawa, biglang may papasok na tugtog. O kaya biglang may makikitang karaniwang may merong object or something that na encounter that is a signal that people will burst into song, no? Kailangan ng ganong cues. Tapos pwedeng hindi ko lang alam kasi hindi natin nabasa yung first part, pero yung pag-establish ng a skill, ano? Skill ni Masi sa ganitong bagay, ano? Kung ito'y maihahalin tulad sa mas laganap na kultura ng flip-top, ano, tulad na nakita sa pelikula, no, ay pwedeng ang isang eksena ng pagpapakita ng virtuosity ni Masi ay doon sa
kanya mga kasama na pedicab driver, ano? Kung saan mapapakita yung yeah. kanyang kakayahan, yung kanyang dominance, ano? Kumbaga, isang pagkakataon din ito para may pakita na hindi siya minamaliit, ano, ng kanyang mga kapwa pedicab driver dahil meron siyang skill, ano, dito. At kaya nga, medyo weird para sa akin yung biglang gaganon din si Dan, ano? Given na na usually yung eksena na yan ay makita natin sa mga sa mga nagkukumpulang mga kabataan. Hindi ko lang alam kung ano yung of course it's not impossible. Pwedeng ang portrayal ng ganyang effort ni Dan ay isang pamamaraan ng pakikisabay, ano? Pakikisabay ng isang hindi kasing galing, isang utal-utal, ano? Sa pag-utal-utal sa kanyang pag-guy spoken word, ano? Kumpara doon sa virtuosity ng isang makakasulad ni Masi, ano? So, pwedeng excel doon sa portrayal ay halos equal yung level nila, ano? Doon sa pag-ganito, ano? So, maybe, baka isang paraan yun mas maging organiko nga, no? Mas maging organiko o mas maging maunawa ng tagapanood. Yung isa pa na aspekto nito ay yun nga eh, usually yung isang aspect din kasi ng ganyang commentary, you know, yung you take your distance from the action. Usually yan eh, parang third person commentary on what's happening, yung nangyayari, ano? Parang ano kaya mangyayari kay Masi at Dan, ano? Ano kaya yung hinaharap nila, ano? Tapos may mga katatawanan, papagtatawanan, eh may distance eh. Gagawin niya parang may humor doon sa ganung mga eksena. Kaya, pero dito, hindi ito third person. Ano? Sabihin, parang yung Greek chorus mo ay hindi Greek chorus, kung hindi, yung mismong actor, ano? But not an objective commentary from someone else about what's happening, pero it's happening to that person. Kaya mas parang musical yung yung dating ano ng ganyan. So siguro ang kailangan natin ay yung ano eh parang dramatic markers na nag-emphasize ng transition, ano? Mm-hmm. Transition from normal dialogue to spoken word, ano? At marami naman techniques na pwedeng gawin para yan ay so yung pwedeng simula mismo, ano? Yung ganong mga cues, all these cues na ma-expect natin, ay ito na, papasok na sila sa pagsusula. Dahil simula lamang, Eddie Carver, so saan nagpakita ng dominance si mga Eddie Carver. Nandun na yung mga, na-establish na yung mga motives na yun. Mm-hmm. So, maraming salamat. So, yung mga, siyempre, yung mga mas komplikado ng usapin, kaugnay ng, ano, ng predatory aspect nito, mm-hmm. no, ay yun nga, tama si Vlad, siguro, na-develop naman yan, ano, at ako, confident ako na si Maynard ay talagang, aral na aral, ano, at very sensitive sa ganyan ng aspect. Okay, so Bowman, okay na? Salamat, may natitirang 10 minuto, pwede ba nating ibigay na to kay Maynard, sa kanyang reaksyon? Okay na po, sir. Ayan. Una po salamat po, maraming salamat po sa lahat sa pagbasa ng akda at sa pagbibigay ng inyong mga mungka, suggestion. Malaking tulong po ito, no, kasi yun na nga ba, hindi naman bilang manunulat may mga blind spots naman po talaga tayo. At natuwa po talaga ako sa naging assessment. Para lang po i-address siguro ilang punto na hindi ko alam kung kaya ko talagang i-address ng ganun ka diretso. Yung mga concern na limbawa tungkol sa relasyon ni na ano Masi at Dan, sa tingin ko ang nagtatakda rin kasi nito may malaking kinalaman dito yung usapin ng ekonomiya nila bukod sa attraction din sa isa't isa. Pero ang ginawa ko nga po dito para hindi magmukhang predatory din naman ay yung ipakita rin yung vulnerability ng parehong karakter nung magkakilala sila na hindi lang din talaga ito simpleng usapin ng pera kundi yung relasyong ng ano namamagitan sa dalawang lalaki ganun. Tapos yung sa banggit po kanya tungkol sa Maximo Olivero, sa totoo
sa kakulang na pagtanto na nakum parang siguro dahil nga napanood ko rin naman yung pelikula at yung mismong dula Electric Shy ay parang siguro hindi ako ganun ka conscious pero baka ito nga even yung pagpapangalan hindi po yung deliberate na inisip ko Masi kasi Maxi doon ko na lang na realize na ay baka nga ano may ganung klaseng influensya rin yung at least sa level na yon. Tapos yung mga undeveloped parts po nung script sa relasyon niya kay Lily, kay Dan, sa komunidad, sana po mapakita ko ito kung ano, sinalam ko mapakita ko ito kung nabasa yung buong act 1. Hindi ko po nasabi kung nabasa niyo yung baka mas naiintindihan pero baka may masilip po na ano pagkaunawa dun sa relasyon niya sa komunidad. Dun nung ni-serve lang kanina na sa ibang pyesa, tawag nito, nasulat ko na po siya, kaya lang dahil po yung sa 20-page limit na tinakda, ay ginawa ko munang, ay ito na lang muna siguro, parang sample lang muna siya. Tapos maraming salamat po kay Sir Eugene dun sa mga RRL na idinagdag niya, babasahin ko po talaga ito. At pati yung... pag-iisipan ko pa yung peligro na maging gasgas at lahat yung mga ganun. Sa spoken word, yun nga po talaga, aminado ako sa pagiging insecure ako dun sa aspekto na yung pagpapasok ko ng spoken word. Hindi rin po talaga ako sigurado kung baga bahagi siya ng eksperimentasyon. Kaya willing pa rin po akong i-explore kung yun ba talaga. Kahit kagaya na sinabi kay Sir Neil, baka naman sabi niya pag-isipan mo kasi baka hindi nga yan yung device na kailangan. Or... baka yung kagaya rin na sinasabi ni Sir Bowman na kailangan lang ng dramatic cues para mas maging organic din yung pagpasok ng mga ganun. At mas nagkakaroon pa yung layer, halimbawa yung relasyon ni Dan at ni Masi sa kanyang komunidad. Parang ganun. Ayun lang po, maraming salamat po sa lahat sa attention na binigay sa akda. Rona, kumusta yung oras natin? Meron pa po tayong 5 minutes, pero kung okay. Tapos na po ang session 4, ay maaari po tayong... Nakikita ko si Attorney Christine, nagtumatango. May gusto ba kayong sabihin? Okay. May gusto pa ba yung dagdag na... Okay, sige, kung wala na po okay ka naman, Maynard. Yung sa recto, anong masasabi mo ron? Sa recto. Tungkol saan po? Tungkol sa recto. siguro po hahanapan pa ng baka kailangan ko rin magpunta doon, mag fieldwork para makita kung ano pa yung baka bagong mukha ng recto. Kala ko kasi doon nangyari talaga, hindi naman. Hindi po, pero kasi lugar ko rin po, ibig sabihin hindi naman po hindi po alien sa akin yung lugar, kaya parang confident din akong ikuwento kahit papaano yung lugar na yon. Batang San Beda ka nga pala. Opo, kaya nadadaanan lang po palagi. Kaya medyo may malapit po sa akin yung ayun. Okay, kung wala na po, so maraming salamat Maynard, pagbati sa iyo. Thank you po. At sa kauna-unahang dula na tinalakay natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Yes po, bago po tayo.